Hello everyone, how are you today? I am your teacher, Jem Raimon, and today we will discuss the what I have learned part and the what I can do part of your Module 8, which is entitled Making Simple Predictions of Events Based on the Results of Experiments. Hi everyone, welcome to my channel, Tutorial by Sir Raimon. My name is Mr. Jem Raimonis Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. For your suggestions, especially on the topic for my next tutorial, please leave your comment below. Hope you learned something in my video lessons for this week. Thank you so much for watching. Stay home and stay safe. In our part 1 and part 2 of the video lesson of this module class, we learned that the theoretical probability of an event is the number of ways that an event can occur divided by the total number of possible outcomes. The theoretical probability of an event is what we expect to happen. And we use this formula to get the theoretical probability of an event. So we have the number of favorable outcomes over the number of possible outcomes. So, ginagamit natin theoretical probability class para mag-predict or mag-expect kung ano ang mangyayari. We don't have yet the actual result of an experiment or an event. Yung theoretical probability class ay ang pag-predict pa lang natin kung ano ang probability o anong posibilidad na lumabas yung isang event. Okay? So, para ma-solve yan, kunin mo yung number of favorable outcomes, and then i-divide mo siya sa total number of possible outcomes. For example, when you toss a coin, sa sinabi ko na last time, yung example natin when you toss a coin, dalawang parts, dalawang possible outcomes when we flip a coin, di ba? So that's 2, no? We make 2 as our denominator in our formula. And then, if you'll ask the possibility or the probability of landing in a head part, write 1 there in the number of favorable outcomes. Kasi, isa lang naman yung head ng coin natin. So, kung tatanungin ka, ano ang probability na mag-land yung head na part ng coin when you flipped it? So, the answer would be 1/2. You are expecting na 50% ang chance na lalabas ang head na part ng coin when you tossed it. And that's theoretical probability. Yung experimental probability naman class of an event is the ratio of the number of times an event occurs to the total number of trials the activity is performed. Dito naman class, merong actual talaga na nangyari, no? May actual talaga na resulta ng isang event. Okay? Now, ano yung formula na gagamitin natin? So, experimental probability of an event is equal to the number of times favorable outcomes occur over the total number of trials in the experiment. Now, for example, when you flip a coin. Now, so pag tinanong ka, ano yung experimental probability na lalabas yung head kung 20 times ito na i-flip, okay, 11 times siya lumabas ang head. So, ano yung experimental probability niya? So, ang ibig sabihin, when you solve it, 11 would be the number of times favorable outcomes occur over ilan bang trials ang ginawa mo? 20. So, ibig sabihin, ang experimental probability ng problem na yan ay 11 over 20. Okay? May actual talaga na result class na pagbabasehan mo kapag sinabi nating experimental probability. This time, let's answer the what I can do part para mas maintindihan mo pa class kung ano ang ibig sabihin ng theoretical at saka experimental probability. Number 1, a coin is tossed 60 times. The coin lands on heads 24 times. If the coin is tossed 80 times, find the probability of landing on the tail. So as we all know, we have the head and the tail part of a coin. According sa problem natin class, 60 times na itoss ang coin natin. Isang coin lang naman ang naitoss. Tapos, sa 60 times na yan, 24 times na ang head lumabas. Ngayon, ang tinatanong dito kasi class is yung tail. So, before you proceed in solving, kinakailangang ma-determine natin
kung ilang beses lumabas yung tail out sa 60 times na itoss ang coin. So, para malaman natin yan, we just simply subtract 60 minus 24, di ba? Yes, so 60 minus 24 is equal to 36. Yung 36 na yan, class, yan yung number of times na lumabas yung tail when it was flipped 60 times. Ngayon, if we flip na naman natin yung coin 80 times. Now, para ma-determine natin ang probability na lumabas yung tail, class, kapag i-flip ito 80 times, kunin na muna natin yung experimental probability ng tail base sa data natin dito. So, that means, yung experimental probability ng tail is 36 over 60. Paano natin nakuha yung 36 over 60 dito? Yes, yung 36 ay yung time na lumabas yung tail base sa experiment nito na ginawa 60 times. So, that's 36 over 20. Now, i-reduce muna natin ito, class, para mas madali isolve. And how do we reduce 36 over 60? Yes, we find their greatest common factor, which is, yes, very good, 12. 12 yung pinakamalaking numero, class, or GCF na pwedeng maging divisor sa 36 at saka 60. Kung i-reduce mo siya, class, just divide it sa 12. So, 36 divided by 12 will give you 3. And 60 divided by 12 will give you 5. Diba? So, that's 3/5. Ngayon naman, yung ating experimental probability dito, class, sa tail, which is 3/5, no? Ito yung reduced form ng 36 over 60. I-multiply natin yung 80 times. No? Kasi ito yung i-predict natin, class, kung ilan ba yung time na maglaland pa yung tail kung if you flip ito 80 times. So, i-multiply natin ito ng 80. Okay? Now, yung 80 na yan, class, ay whole number. So, para mas madali mong maintindihan, we will convert that into fraction. So, ang 80 naging 80 over 1. Fraction form na siya. Ngayon, instead of multiplying 3 times 80 kasi malaki yung result na makukuha mo yan kapag idiretso mo i-times yan, yung numerator, denominator, at saka denominator, before mo i-multiply, class, let's perform first cancellation method wherein we get the common factors of numerator and denominator and then divide it, no, para maging reduced siya. So, ano kaya yung numbers sa denominator at saka sa numerator ang pwede mong maipares na may common factor? Yes, very good. Yung 5 at saka yung 80. Now, what is the GCF of 5 and 80? Ano yung pinakamalaking number, class, na pwedeng makahati sa 5 at sa 8 at saka 80? Yes, 5, no? So yung 5 na yan, class, ang gagamitin nating divisor sa pagdivide ng 5 at saka 80. Now, 5 divided by 5 and then 80 divided by 5. So kunin muna natin yung 5 divided by 5 is 1 and 80 divided by 5 is 16. Ngayon, tsaka mo pa siya i-multiply ng numerator, denominator. Kasi maliliit na yung mga numbers at wala na tayong common factors between numerator and denominator. So, ngayon, 3 times 16 is how much? Yes, 48. And that's 1 times 1 over 1 yan. Or, ang 48 over 1, pwede natin siyang gawing 48 na lang. So, yung 48 na yan, class, ang possibility na lalabas yung tail kapag if you flip ito 80 times. So, ang final answer natin sa number 1 would be 48 times. The probability of landing on tails is 48 times. Number 2, a die is rolled 24 times. If the number 3 lands face up 16 times, what is the probability that number 3 will land face up if a die is rolled 36 times? So, I'm sure you are familiar with a die, class, no? So, iniroll siya 24 times. Ngayon, sa 24 times na yan, class, yung number 3 ng die, lumabas siya ng 16 times. Okay? So, a total of 24 times na nairoll. Ang tanong dito, ilan time kaya lalabas yung 3 kung i-roll ito ng 36 times pa na ulit. Yan. So, yan ang ipipredict natin later on. Now, before that, we will solve first the
experimental probability of 3. So experimental probability of number 3 would be 16 over 24. So 16 times ang lumabas out of 24. So i-reduce natin ito, class. So what do you think would be our GCF sa 16 at saka sa 24 para ma-reduce mo siya? Yes, that's 8. Diba? So 16 divided by 8 is 2. And 24 divided by 8 is 3. So yung experimental probability natin na lalabas yung number 3 when you roll a die is 2/3. Yung 2/3 na yan, class, ang gagamitin natin sa pag-multiply sa 36 na naman. Kasi 36 times siya, i-roll na naman ulit. Na? So, ipipredict natin siya kung ilang times siya lalabas. So, gawin nating fraction yung 36 na whole number. And then, kunin natin yung GCF ng 3 at saka yung 36, which is 3. No? 3 divided by 3 is 1. And 36 divided by 3 is 12. Ngayon, i-multiply natin numerator by numerator. 2 times 12 is 24 and 1 times 1 is 1 or 24. So, lalabas ang ating number 3 sa die 24 times. No? Kung i-roll ulit siya ng 36 times. Number 3, look at the spinner below. Predict the probability of the following numbers stopping on the arrow if span 40 times. So, meron tayong spinner dito, class, numbered 1 up to 8. Ngayon, isispin natin siya ng 40 times. Okay? Ano daw yung probability na magsa-stop siya sa 2? Letter B, add number. C, even number. D, prime number. And letter E, composite number. Unahin na muna natin yung 2. Now, anong probability, no, na magsa-stop yung spinner natin sa 2 na number. So, ibig sabihin, kunin muna natin yung theoretical probability ng ating number 2 dito. So, gagawin natin yan. Ilang number 2 meron tayo sa spinner? Yes, we have only 1 out of 8. So, ibig sabihin, yung ating theoretical probability dito ay 1 over 8. Okay? Theoretical probability ang gagamitin natin, class, kasi wala namang experiment na nangyari. Wala pang result tayo na babasihan, no? That's why we use theoretical probability on this. Ngayon, yung 1/8 na yan, i-multiply natin siya sa 40. Kasi 40 times nga siya i-spin or paiikutin, no? Yung 40 na yan, class, i-form natin siya ng fraction. Yan, 40 over 1. Ngayon, cancellation method. Yung 8 at saka 40, common factor nila ay 8. Okay, so 8 divided by 8 would be 1. And then 40 divided by 8 would be 5. Ngayon naman, i-multiply natin yung itaas at saka sa ibaba. Or numerator by numerator, denominator by denominator. So 1 times 5 is 5. And then 1 times 1 is 1. So that's 5 over 1 or 5. So ibig sabihin, we can predict na 5 beses lalabas ang number 2 sa ating spinner kapag pinaikot ito 40 times. So, 5 ang answer for number 3, letter A. Okay? Okay, let's have the add numbers. Ngayon, before we get the probability, kinakailangan mo nang alamin mo kung anong ibig sabihin ng add number. Hindi mo ito masasagutan kapag hindi mo alam kung anong ibig sabihin ng add numbers. Ano bang ibig sabihin ng add numbers? Yes, very good. Yung odd numbers are integers that always have a remainder when it is divided by 2. Kapag ang number, class, i-divide mo sa 2, kapag may remainder siya, then that would be odd numbers. Ngayon, ano ba yung mga odd numbers natin dyan? Yes, very good. 1, 3, 5, at saka 7. So, how many odd numbers do we have? Yes, may apat tayo na odd numbers sa ating spinner. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung 4 na yan sa pag-determine ng ating probability. So, that's 4 over 8. So, ibig sabihin, yung ating theoretical probability ay 4 over 8. Kasi 4 nga lang ang odd numbers natin sa spinner. At meron tayong 8 parts ng ating spinner, di ba? So, yung 4, 8 na yan, class, i-reduce natin yan. Yes, we can reduce it into 1/2.
Kasi 4 divided by 4 is 1 and 8 divided by 4 is 2. That's why pwede natin siyang i-reduce into 1 half. Yung 1 half na yan, class, ang ating gagamitin sa pag-multiply ng 40 times. Okay? So, i-multiply natin siya 40 times. So, gawin natin siya munang fraction. Okay? So, cancellation na naman. 2 divided by 2 is 1 and then 40 divided by 2 is 20. Ngayon, 1 times 20 will become 20 over 1. Kasi yung 1 times 1 sa denominator ay equal to 1. So, yung 20 divided by 1 is equal to 20. So, ang ibig sabihin nito, class, 20 times pwedeng mag-land ang ating spinner sa mga odd numbers. No? Kung paiikutin ito, 40 times. Next, number 3, letter C. Even numbers naman, class. Kapag sinabi natin even numbers, these are numbers. When you divide it by 2, walang remainder. It will give you an equal group of numbers. Usually, class, yung mga even numbers ends with 2, 4, 6, 8, 0. No, regardless how many digits they have. Kahit na anong number pa yan, class, basta whole number lang. Pag ang ones place nito ay 2, 4, 6, 8, 0, then that's even number. No? Para mas madali mo siyang ma-identify. Pero in this case, napakadali lang naman kasi meron lang naman tayong 8 na numbers dito. Now, what are the even numbers in our spinner here? Yes, we have 2, 4, 6, 8. So, how many even numbers do we have? Yes, we have 4 even numbers. Over 8, so katulad kanina sa odd numbers, i-reduce natin siya 1 half din. So, actually, na-solve na natin ito, no? Kasi katulad lang naman ito ng odd numbers kanina. So, that's 1 half. Yung 1 half na yan, class, i-multiply natin siya sa 40 times. Same pa din, yung 40, form it into fraction, and then cancel by 2. No? 2 divided by 2 is 1, and then 40 divided by 2 will become 20. And then 1 times 20 is 20, and 1 times 1 is 1. So, yung 20 over 1 na yan, pwede siyang ma-form as 20 na lang to be simplified form. Pwede kang mag-expect na 20 times lalabas yung even number when you spin the spinner 40 times. Ito na yung final answer natin for number 3, letter C. Let's have number 3, letter D, prime number naman, class. Ano-ano kaya yung mga prime numbers natin dyan? By the way, anong ibig sabihin ng prime number? Yes, very good. Yung prime number, class, are whole numbers greater than 1 and whose factors are only 1 and the number itself. Dalawang factors lang, class. The number itself and 1 lang yung factor. So, ano kaya yung prime numbers natin dyan? Yes, 2, 3, 5, and 7. So, we have 4. 4 prime numbers in our spinner here. Apat na beses out of 8 na parts ng spinner ang ating theoretical probability. Or, that is equivalent to 1 half din. No? So, 1 half times 40. Okay, same pa din kanina. And then, 40 over 1. Na-solve na naman natin ito, class, no? Kasi same lang naman sa kanina. So, that's 20. So, 20 yung times na ma-expect natin na lalabas yung prime numbers na in our spinner kung iikot ito ng 40 times. And then the last, we have composite numbers. Ano namang ibig sabihin ng composite numbers? Yes, yung composite number naman, class, these are numbers which have more than 2 factors. No? So, ang halimbawa ng mga composite numbers natin ay we have 4. Diba? Yung 4 natin, we have may factors siya na 1, 4, at saka 2. So, tatlong factors niya. So, ibig sabihin, composite number siya. So, we have 4, 6, and 8. No? Sa 8 numbers natin dito, tatlo lang ang composite numbers natin. So, meaning, our theoretical probability we have here, 3 over 8. No? 3 na composite numbers, all in all, we have 8. Hindi na marireduce yan kasi wala na siyang common factor. So, i-multiply natin siya ng 40 times. Yan. So, that's 3 over 8 times 40 over 1. So, yung 8 natin at saka 40, class, pwede siyang ma-reduce by 8. Na? I-divide natin sila by 8.
8 divided by 8 is 1, and 14 divided by 8 is 5. And then, we multiply 5 times 3, numerator by numerator, and that will become 15. So, 15 over 1, okay, or 15. Ibig sabihin, 15 times, pwede nating expect na lalabas yung ating composite number kapag pinaikot ang ating spinner 40 times. Okay? This time, let's have the assessment part of your module. Pero, ikaw na muna ang sasagot ng part na to. May separate video lesson ako para sa mga sagot sa assessment and additional activities. But for the meantime, I'll give you time to answer the assessment and at the same time, the additional activities part ng module mo. And your time starts now. Now, kung gusto mong malaman yung mga sagot sa assessment and additional activities part ng module mo, pwede mong i-click yung link na nasa itaas. Okay? Thank you so much for watching. Keep safe, everyone!